Faildon disobeyed my order. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapang at may paninindigan. Yan ang pananaw ng iilan kung hindi man lahat kay dating Philippine Marine Captain Nicanor Escalona Faildon. Ilan lamang sa mga natanggap na award ni Faildon bilang sundalo ay ang Gold Cross Medal. Pero paano nangyaring tila nawala na lang bigla ang tiwala ng Pangulo sa kanya? Si Nicanor Escalona Faildon ay ipinanganak noong July 29, 1965 sa Batanes Province. Nagtapos si Faildon sa National University sa Manila with a Bachelor of Arts degree, majoring in Political Science. Naging miyembro rin ito ng kilalang fraternity na Tau Gamma, June of 1989. Nang nag-umpisa si Faildon ng kanyang military career, pumasok ito bilang third class trainee ng Naval Combat Engineering Brigade, 1992, nang ito'y maging commissioned officer ng Philippine Marine Corps. Naging makulay at maaksyon ang buhay bilang Philippine Marine ni Faildon. Maliban sa Gold Cross Medal na kanyang natanggap dahil sa kanyang kabayanihan, ay iba't ibang mga medalya pa ang nakakabit sa pangalan nito dahil sa katapangan at katalinuhan niya bilang isang Philippine Marine. Si Faildon din ang nag-organisa ng samahang kalayaan atin ito, kung saan ilang grupo ng mga kabataan ang tumungo ng Spratly Islands para ipaalam sa lahat na Pilipinas ang nagmamay-ari ng pinag-aagawang isla na matatagpuan sa Spratly. Si Faildon rin ang nag-file ng criminal case laban sa mga opisyalis ng Pilipinas na nakipag-negotiate sa mga tagabansang Japan para sa JPEPA o Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Ayon kay Faildon, kasama sa kasunduan ng Pilipinas at bansang Hapon, ang posibleng pagdala ng mga toxic waste ng bansang Japan papasok sa ating bansa. Kinokompromisoan niya ng mga negosyador ng ating bansa ang interes ng Pilipinas sa kanilang pagpasok sa kasunduan sa mga Hapon. July 27, 2003, isa si Faildon sa mga nanguna sa nangyaring Oakwood Mutiny. Inakusahan nila Faildon, Antonio Trillanes at Captain Gerardo Gambala ang administrasyong aroyo ng korupsyon, pati na ang ilang opisyal ng AFP. Nagbebenta umano ang mga ito ng mga bala at armas sa mga kalaban. Matapos ang 18 oras ay sumuko na rin ang grupo nila Faildon sa gobyerno at hinarap ang kasong inihabla sa kanila. December 14, 2005, matapos umattend sa hearing kaugnay sa kaso niyang pagkudeta sa gobyerno, ay nasalisihan ni Faildon ang kanyang mga bantay at tuluyan itong tumakas. Matapos ang pagtakas ni Faildon, ay tumakas na rin ang apat niyang mga kasamahan dati na nakulong sa Fort Bonifacio. Habang nagtatago, ay nanawagan si Faildon ng civil disobedience. Gumawa pa ito ng sarili niyang website na Pilipino.org. Nagawa pa ni Faildon na mag-post sa kanyang website ng mga litratong nasa iba't ibang kampo siya ng militari sa buong Pilipinas. Sinulat pa ni Faildon sa kanyang website na wala raw makakapigil sa kanya sa paglabas-masok niya sa mga kampo ng militari dahil ang mga sundalo at pulis na nananatiling tapat sa mga tao ay hindi siya anya huhulihin, maliban na lang kung ang mga kurap na mga heneral na mismo ang siyang nagbabantay ng gate ng kampo. January 27, 2006, nadakip si Faildon sa Mandaluyong City. Nilagay ito sa solitary confinement sa detention center ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo hanggang sa ito'y inilipat sa Philippine Marine Brig sa Fort Bonifacio. Ilan sa mga kasamahan ni Faildon na nag-aklas noon sa Oakwood ay nag-plead guilty para sa isang plea bargain. Samantala, si Kapitan Nicanor Faildon ay nananatiling buo ang pasyang hindi iti-take advantage ng nasabing plea bargain. Patuloy niya pa rin anyang ipaglalaban ang sinimulang laban sa Oakwood noong 2003. Dagdag pa ni Faildon na sa araw daw ng paglusob nila sa Oakwood ay alam na niya ang kahahantungan ng kanyang military career. At kahit pa
ng kanyang buhay. Kung ang pagtanggi umano sa plea bargain ang rason para siya ay mabulok sa bilangguan o mamatay, ay handa na raw siya para dito kung yun nga ang tanging kabayaran sa pagsabi ng katotohanan. 2016, matapos manalo sa pagkapangulo si Noy Mayor Rodrigo Roa Duterte, ay kaagad na inanunsyo ng palasyo na si Nicanor Faildon ang magiging commissioner ng Bureau of Customs. Ito ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na may matagal nang kuro-kuro na may mga katiwaliang nagaganap. Tiwala ang pangulo sa paninindigan ni Faildon, kung kaya't hindi ito nagdalawang isip na ilagay siya sa ahensya bilang commissioner. Habang nasa custom, ay nagulantang ang lahat sa napabalitang pagpasok ng pinaniniwalaang ipinagbabawal na bisyo na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos. Kaagad na pinatawag si Faildon sa Senado para imbestigahan ang nangyaring pagpuslit ng kontrabando. Depensa ni Faildon sa nangyari ay dahil daw sa noon pamang korupsyong nagaganap sa ahensya dahil sa tinatawag nilang Tara System. Wala daw siyang kakampi sa loob para buwagin ito, kung kaya't bigo siyang maimbestigahan ang nakaugalian ng kalakalan. Dahil sa iskandalo at kabiguang maituwid ang ahensyang ipinagkatiwala ng Pangulo sa kanya, ay tinanggal si Faildon bilang Commissioner ng Custom noong August 21, 2017. Dahil may tiwala pa rin siguro ang Pangulo sa kanya, kung kaya't nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataong humawak ng isa pang ahensya ng pamahalaan. Ito ay ang Bureau of Corrections. November 21, 2018, mula Bureau of Custom ay inilipat na naman ng Pangulo si Nicanor Faildon sa Bureau of Corrections. Pero muli na namang nadawit sa malaking iskandalo ang pamamahala ni Faildon sa Bureau of Corrections nang umalingaw-ngaw ang usaping GCTA or Good Conduct Time Allowance. Muntik na naman sanang makalaya ang convicted mayor ng Calawan na si Antonio Sanchez dahil sa painit ng painit na reaksyon ng mga tao sa tila palpak na namang performance ni Faildon sa kanyang trabaho, kung kaya tuluyan na itong sinibak ni Pangulong Duterte noong September of 2019. Are you firing Nick Faildon as president? Yes, now. Now. Kasi sabi niya, he was placing his destiny sa kamay ko. Now is the time. Ay sinabi pa rin ng Pangulo na may tiwala pa rin siya kay Nicanor Faildon kahit sa kabila ng mga nangyaring iskandalo sa mga ahensyang kanyang hinawakan. Ang tanong, bakit nagkaganon? Ano kaya ang nangyari kay Nicanor Faildon? Nagbago ba ang kanyang prinsipyo at paniniwala simulang makapasok siya sa mga ahensyang ipinagkatiwala sa kanya? O baka naman, hindi niya lang nakayanan ang mga nasa likod ng katiwalian? Ikaw, ano sa tingin mo ang talagang nangyari? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.